Hello, good morning po sa inyong lahat. Ande dito naman po ako, si Edel. Ngayon po, gagawa tayo ng ang recipe natin ngayon ay gagawa tayo ng pizza at saka tamales. So, yan. Ang favorite kong tamales. Yan po. Ako'y magko-copy muna, guys. Kasi nagising po ako ngayon ay alas 4. Medya na ang oras ngayon dito sa US. Hindi po kasi ako makatulog. Kaya maaga po akong nagising. Mga 3:30. Gising na po ako. Ngayon, naisip kong tumayo. Tapos, sabi ko, ano kayang lulutuin ko ngayon? Ano kaya recipe gagawin ko ngayon? Kaya ito po, naisip kong magluto ng pizza sa mga po kasi requested nila noon pa. Hindi ko nagagawin po. May time na po akong gumawa ng pizza para sa kanila. Kasi wala na po silang tinapay. Nagpapabili po. Ang dami pong ginagawa. Sabi ko, gawa ko na lang ng pizza. Ngayon, ayan ang aking ilalagay sa pizza, guys. Ang aking ano ba yung tawag yan? Chicken breast. Ayan. Frozen po siya. Inugasan ko siya para malis yung yelo. Na may aiwain ko siya ng Filipino. Ngayon naman itong isang pakukuluan ko. Lagyan ko siya ng asin. Yan po ilalagay ko sa aking tamales. Yan po ang pang-topping ko. Mamaya po iiwain ko siya. Yan po ang aking dahon. Nabibili po namin sa Oriental Store. Ang dahon na yan. Ayan. Yan pong gagamitin kong pambalot sa aking tamales. Ayan, guys. Tapos, ayan. Iniwa ko na po yung sa aking pizza. Chicken breast. Ayan, dinagyan ko siya ng salt and pepper. Okay. So, ayan. Ang dalawang recipe na yan ay ang aking gagawin ngayon. Tapos saluin natin itong aking ipapalaman sa ating pizza. Kasi po, instead na gagamit ako yung mga ano ba yan, yung tulad ng ham, maalat po kasi, tsaka yung salami, gusto po yung hindi siya maalat. Homemade lang ba? Is better than take out. Diba? Kaya kung marunong po kayong luto sa bahay na may widow kayo. Yung hobby ko lang po ito kasi eh. Nainip po ako sa bahay dahil senior na wala akong maggawa. Ayan. Nagawa ako ng activity ko everyday. Yan po ang aking sikit. Si Milo po yan, yung isa na wala na. Hindi na po siya bumalik yung puti. Yan na lang po ang aking alaga, ang aming alaga, si Milo. Ayan, kumukulo na po. Ang ating ilalagay sa tamales, yan po ang aking pantapping. Tapos, ayan pala, cool down ko siya, tapos iwain ko siya ng maliit mamaya. Ayan. Yung broth po, hindi ko tatapon dahil yan ang aking pang sabaw ba. Sa aking butter. Butter, B-A-T-T-E-R. Hindi po yung butter na kinakain. Ayan po. Iniwa ko na siya, tapos yan, pinakuluan ko siya ng tubig na may asin at saka paminta. Ayan. Luto na po. Pinakuluan ko na siya ng mga 5 minutes. Kasi po yan, chicken breast, malambot mo siya. Tapos iwain ko siya ng maliliit mamaya pa dyan, kahit na naiwa ko na. Ayan, ito naman ang sasangkap natin. Lalagyan natin ng black pepper. Lalagyan natin ng spicy
spices, ayan, yung powder, tapos yung salt. Lagyan din natin ng salt. Tapos saluhin natin mabuti para makombine yung mga sangkap. Ayan, spices po yan. Ano mo, hindi po spices. Ayan po ang annatto powder, yan po ang pampakulay ko. Para medyo mapula po yung topping ko sa ating tamales. Ay, naku. Maaga kasi ako nagising kaya kung minsan nakakalimutan ko yung ayan po si Milo. Hello, Milo. Ayan, mag-copy muna tayo, guys. Ngayon, ayan ang aking pinakukulo. Sabay-sabay po. Dalawang recipe po ang gagawin natin ngayon. Pinagsabay-sabay ko na sila para mabilis ba. Ayan. Ayan, nawala na ng tubig. Na-dry na po yung tubig niya. Tapos yan, luto na po. In few minutes po, iyaan natin sa isang lalagyan. Yan ang ating topping sa ating okay guys, yan luto na ang ating pantopping sa ating tamales. Ayan guys, iluluto natin ng ating tomatoes. Ayan, combine natin ng ketchup. Ang pang-sauce natin sa ating pizza. Tapos lalagyan ko po siya ng seasoning. Ayan. Spices at saka salt. Sugar pala. Po. Sa pepper. Nagyan ko ng konting sugar. Ayan. Haluin, paayaan natin na pakuluan. At yan po ay buong kamatis sa isang can. Nakuha po sa pugbang. Bigay po nila sa box. Ayan, nakalibre po ng tomato sauce. Ayan po ang itatopping natin sa ating pizza. May sibuyas, may kamatis, at saka yung mushroom. Bell pepper. Ayan po, luto na ang ating sauce after few minutes po. Ayan natin medyo ma-dry para hindi siya may sabaw. Para ma-drain, bigyan pa natin ng mga ilang minuto. Ayan po, sa isang bowl, maglalagay tayo ng tubig dahil gagawa po tayo ng dough. Ayan po, 2 cups of water at saka isang packaging, yun ba yung tawag dyan? Yeast. Isang pack na maliit. That's 1 1/4 tablespoon po dyan. At saka yung sugar, 2 tablespoon po yung white sugar na linagay ko. Ayan natin ma-activate ng mga 5 minutes. Ang ating kahit instant po, instant, kasi dalawa po klaseng yeast ang ginagamit ko, active at saka instant. Pag instant po, kahit hindi na pa, palsahin, okay na. At tapos yan, linagay ko siya ng all-purpose flour, po 3 3/4. Tapos konting salt po, ayan. Okay. Ngayon po ay more better po. Gagamit na ako ng kamay. Malinis po ang aking kamay. Tapos ilalagay ko muna yung olive oil. Yan po ay 50 ml na olive oil. Kahit anong oil po, pwede nyo ilagay. Yung
butter, tsaka lard, oil, anything oil. Ayan po. Medyo i-ano ko siya, ininid ko po siya sa aking bowl. Ayan. Hanggang mahalo ng gusto. Okay, tapos yan po, kahit sa ano lang, sa bowl pen natin inid, okay? Ganyan. Ayan guys, hayaan natin ma-ano, nakumban lahat. Pag dumidikit pa po siyang ganyan, hindi pa po ready, kailangan po buong-buo na wala na siyang flour na nakadikit sa ating bowl. Ayan. Ayan guys. Ininid natin ganyan sa ating bowl. Ayan. Tapos, palsahin natin ng mga more than an hour. Depende po sa ano ng weather. Ngayong araw na to ay medyo hindi siya maulan ngayon ng nung nakarang araw na umuulan po ngayon na may sinag na ng araw po at kahapon ay naglagay ako ng lalagay ko na yung ano yung oil na 50 ml para hindi siya dumidikit sa kamay kaya inuli ko po siyang linagay. Hindi na po ako nagdagdag ng mga flour pa. Basta yung sukat ko, 3 and 3 fourth. Tapos yan, may papas-pas-pas-pas lang natin ganyan para may smooth nga dough. It's more better po dyan sa bowl kaysa yun sa ano, table. Kasi messy, very messy po pag nasa table. Pero kung nasa bowl, andiyan na lahat. Pag nawala na, combine na yung ano, yung flour, diyan ko na rin paalsahin. Alright, ayan. Yan nating umalsa pa. Ng mga ilang ano, minuto. Ayan po, sa isang kawali, lalagay ko na po yung ano, yung habang pinalsa natin ng ito. Ang ano ba, isang can na gata coconut milk dahil niluluto na natin yung ano yung ating tamales. Yan po, nagiskop po ako ng 2 tablespoon ay 2 cups na rice flour tapos may chicken broth po akong isang lata. Ayan po ang ating pantubig para ma-melt or ma-dissolve po yung rice flour. Ayan. Linagyan ko siya ng konting asin at saka black pepper. Ayan. Ang isang technique ko po kasi hindi ko na po siya ng sibuyas, bawang, dire-diretso na lang po. I-melt natin yung ano. Basta pakuluan natin yung gata, tapos i-melt natin yung ano, yung flour sa broth. Hanggang ma-dissolve yung ano, yung broth and by yung rice flour. Ayan. Yan po palagi kong ginagamit rice flour sa aking tamales. Walang iba na po. Hindi po ginagamit yung flour. Kasi po masarap po siya sa ano, yung rice flour ba. Tapos, ano pa ba yan? Susunod. Pakulo po ng ano, yung gata, yung coconut milk. Ihalo na natin yung ano, yung ating butter sa
sa gata. Nakuluan ko po siya ng ganyan, ng kulong-kulong siya. Tapos, ayan, wala na po siyang buo-buo. Natunaw na po yung ano, yung rice flour. Konti lang po ang gagawin natin ngayon kasi minsan mas better po yung mga ilang araw lang, wala na yung ubos na kasi may stock sa rep. Kasi marami po silang alternate na kinakain yung mga po. Kasi nag-craving lang po ako ng tamales kaya gumawa po ako. Sabay pinakita ko na lang po paano ko siya gagawin. Ayan. In few minutes po, ayan po, luto na ang ating tamales. Ayan. Tingnan po, ganyan po ang consistency niya. Malapot po siya na malapot. Ayan po, lalagyan ko po siya ng fried garlic. Dapat po gigisa ko yan ng raw na garlic, pero meron po akong dry fried na binili sa store. Tapos ilalagay na natin din yung spray tayo ng ano, ng olive oil. Parang ginisa na rin natin. Ayan. Kasi kailangan po yung may oil siya para malinamnam ba, sabay haluin natin. Yan po another technique ko or method ko sa isang pagkain ng tamales. Dire-diretso na lang po. Kasi po marami pong way na paano nyo iluto yung dough niya. Yan po another way ko. Yan, tikman natin. Okay. Tama na po yung timpla. Hindi na po ako magdaragdag ng masin or whatever. Tantyaan lang po ang aking ginagawa. Wala nang measurement na kung ano-ano pa. Basta yung mga iba, wala na pong measurement. Yung may iba, meron po. Ayan, mag-start na po tayong mambalot. Ayan, nag-start na po ako. Nakadalawa na. Ayan, ang ating dahon. Inano ko po siya sa mainit para malumambot po siya. Kailangan po malambot yung dahon nyo. Hindi matitira po siya. Masisira pag pinold nyo. Yan, naglagay po ako ng mga, let's say, 2 tablespoon na malaki po ang gamit kong tablespoon. Tapos, yan, popold nyo lang ng ganyan. Pasensya na po kayo kasi hawak ko po yung camera. Yan, ganyan po ipold nyo. Tapos, the other side din po. Pakikita ko na lang po pag nakapold. Yan, guys. Binald ko na, oh. Camera, hindi ko kumakain. Yan, tapos yan. Yan po ang aking nagawa na. Camera ang hawak. Yan, ganyan po ipupol lang ninyong ganyan. Tsaka dyan sa dulo. Pakikita ko na lang po. Ilan ba yung nagawa natin? 5? Po, ganyan po ang gawin ninyo. Ito. 8. Yan. Diba? Ayan, nakaisyam po tayong balot. Ito po ang aking tamales. Sa 1.5 cup of rice flour. Dami rin ah. Tapos, may sobra pang konting palaman dahil yan po, alam nyo na yung measurement. Gawa na po kayo sa bahay. Tapos, steam po lang natin ng mga 15 or 20 minutes. Hanggang maluto po ng gusto ang ating tamales. Yung iba po, ang daming balot pa. Yan lang, dito sa US. May nabibili po rin kami pero mahal din ng dahon. Ayan po, in-steam ko siya. Tapos ayan, naumalsan na po yung ting dough sa gagawing pizza. Tapos ayan. Iyan natin po. I-divide na natin ng dalawa. Pero ipoform lang po natin siya ng pabilog, parang bola.
Yan. Medyo mahaba po ang video ko ngayon dahil daw dalawang recipe po ang aking ginawa. Okay guys, yan. Gagawin natin dalawa para makagawa tayo ng dalawang pizza. Ayan. This is the second time to make a pizza, guys. So, nagustuhan nila yung unang ginawa ko. Tapos yan, nagpapagawa na naman. It's better than takeout. Kasi po, medyo yung sa takeout, maalat. Yan po, pag kayong gumawa sa bahay, na-adjust po ninyo yung kung ano po yung na-timplan nyo. Yan po ang masusunod dahil kay pain. Ayan, may selection po kayo sa mga topping. Kung alam nyong maalat, so hindi nyo gagamitin, maghanap kayo ng replacement para yung topping nyo hindi siya maalat tulad ng chicken breast, ground chicken, ground beef. Ayan po. Ayan, lalagay na natin sa ating pizza. Tapos iayusin natin dyan. Oh, nasira pa. Pero wag mag-alala. Gagawin natin ng paraan. Maayos yan. Next time po, gagawa ko yung mini pizza. Para ganun, maisesave natin sa refrigerator. Kasi yung mga bata, mahilig sila sa pizza kasi. Donut, ayan po ang favorito nila. Donut, pizza. Tapos, kaya, yung isa ka po ko, nagpapaluto pa ng, ano ba yung kutsinta. Natikman kasi niya yung linuto kong una noon. Kaya yung linaw akong puto, 2 days ago guys, siya lang kumain. Naku po, ubos. Nagustuhan po niya. Tapos, sabi niya, Grandma, can you make me a, ano ba yan, yung kutsinta, the one you make the other day. Okay, si Tami po ang nagre-request. Ayan, ipopormahin natin ng ganyan para mapuno po yung plate na, rumahan natin ng pizza. Yan natin lulutuin, guys. Tapos ipipress natin para hindi lumabas yung mga, sa edges. Yung mga sangkap ba? Tsaka yung tomato sauce. Ang gamit ko pong tomato sauce ngayon, hindi siya sauce. Yung pong mayroon siyang, hindi, yung bang, hindi siya binlender, buo po siyang tomatoes. Ayan. Lagay na natin yung yung linuto nating sauce, yung tomato sauce, tsaka yung ginagyan natin ng ketchup. Ingnan nyo po, buo-buo siya. Pero, okay din po. Kasi yan po ang available ko. Isang box po yan, binigay ng food bank the last month. Ayan po ang aking ketchup, i-combine natin sa ating pizza. Ayan. At least nakagawa po tayo ng 2 pizza sa 3 and 3/4 cup of all-purpose flour. Hindi, nakasave po tayo. Bawat isang pizza po sa tindahan minsan bibili po kami mga $7 something po yung isang kapag dalawa almost $20. Okay, nakasave po tayo ng pizza ngayon sa mga bata. It's better than takeout pa kasi hindi siya maalat. Ayan, dahil kung kayong gagawa, lang ma-adjust nyo yung mga sangkap mo ninyo. Okay, ayan po. In-spread ko po yung tomato sauce at saka ketchup. Ayan. Tapos itatopping na natin yung ibang mga ingredients na aking pinag-iwa. Tulad nung yan. Meron po akong cheese mozzarella. Paubos na nga. Dahil gustong-gusto na nga po kung minsan dinalagay nila sa tortilla.
Tsaka sa bread. Tapos i-air fryer nila. Ayan po, naglagay na ako ng ano, yung onion. Onion ring, yung ginawa ko lang dalawa. Kaya ha. Tapos yan, yung bell pepper. Kamatis na fresh. Mas maganda po yan kung may pineapple pa. Manamis na miss. Yan, kukunin ko lang po sa rep ang aking yung tapang-tapping natin chicken breast. Yan, iniwak mo siya ng maliliit pa. Yan. Yung kalahating chicken. Marami na po kayong malalagay sa inyong pizza. Oh. Puno-puno po ng topping ang aking pizza. Titira ko yung isa. Tapos yan. Dagdagan pa natin. Isa pa. Cheese mozzarella ang aking favorite ang binibili sa store. Okay, wala nang iba. Kumisa yung mild cheddar cheese. Ayan. Set aside natin para maano na naman natin yung isang dough. Maggawa naman natin siya. Diyan laking tipid po ang ating ginawang pizza ngayon. Malalaki pa. Ayan. Tapos i-roll natin siya ng palapad. Yung bang pabilog ang gawa natin. Ang may hawak ng camera ko, yung iPad ko, si Norman. Kaya tingnan po ninyo yung ano. Ayan, pabilog na po siya. Tapos itatransfer natin sa baking pan. Ayan, tinransfer mo po sa baking pan. Ayan natin nilalagay yung ating pizza at iluluto na natin siya after a few minutes. Lalagyan mo na siya ng topping. Nagay ko po yung ketchup bago po yung isang ninuto nating sauce. Yan, nalagyan na natin ang ginisa natin. Linuto pa, hindi natin ginisa pinakuloon. Tapos ilalagay na natin yung remaining ano, yung remaining chicken. Ayan. Ang dami niyang chicken yung isang pizza natin. Tapos yung ibang ingredients. Ayan. May sibuyas, pepper, a mushroom. Spread natin din sa ating pizza.
sibuyas. Ayan, tapos na po ang ating paggawa ng pizza. Ayan, nakadalawa po tayo. So, 3 3/4 cup of flour. Tapos yan, nagyan natin ng maraming cheese. Kaya pag ako po'y binibigyan ng mga po kapag bumibili sila sa labas, hindi ko po kinakain dahil... yung bang maalat siya, ano, yung, ano ba yun, yung pepperoni, maalat po yung topping ng meat, salami, minsan, maalat po talaga. Kaya better po na gumawa na lang kayo sa bahay. Yan po ang, i-advise ko sa inyo, gumawa po kayo sa bahay. Ayan po, ready to cook na po. Nilalagay ko na sa oven. At mga ilang minuto na. Bigyan natin ng mga 20 minutes. Ayan. 20 minutes. Ang baking time. Ayan, after 20 minutes po. Ayan na, luto na yung ating pizza. Napakadali, diba? Easy. Kaya enjoy po yung mga pagluluto sa bahay. Hindi. Willing-willy po ako magluto. May ibang-ibang recipe. Kung hindi lang po ako nag-vlog, hindi sila makakain ganyan. Ang mga homemade na luto ko. Ayan. Kung nagustuhan po ninyo yung aking mga recipe, ayan po. Gayahin po ninyo. Share ninyo sa mga friend nyo. Yan ang nagawa kong tamales. Ready to serve na rin. Ang sarap niyan. Yan ang ating pizza. Let's serve na rin yung dalawa. Mamaya, iwain natin para sa mga bata. Mamaya, yan. Pag-agawan yan. Nako. Mahilig po sila talaga sa pizza. Kasi nagre-request po sila. Pero ayoko. Gawa ko na lang. Ganda po yung homemade na lang. Hindi pa maalat. Yeah, special para sa akin kasi ang chicken breast ang linagay ko yung stenahom na maalat. At saka yung pepperoni na maalat. Yan po. Inihiwa ko na siya. Mamaya paggagawa ng mga po yan. Yung mga kung may leftover one, lalagay ko sa ziplock. Tapos ilagay ko sa ref. Yan na. Nakain na po sila. Yan si Tommy, oh. Gustong-gusto po nila yan, oh. Please. Nakakagawa na ako ng pizza. Noon na yun. Ayun, paano kaya gagawin ng pizza? Paano nga? Mabuti po may idea na. Ayun. Basta pizza. Hindi sila umaayaw sa pizza. Tikman natin. Masarap. Hindi siya maalat. Ang sarap-sarap. Na po, parang nasasanay na akong gumawa na naman ng pizza. Basta nag-crave sila ng pizza, ayan. Siguradong magpapagawa. Alaman. Ayan, kung nagustuhan po ninyo yung aking mga recipe ngayon, guys, share ninyo sa inyong mga kaibigan, mga...
sa mga pamilya nyo. May ilang po ang gumawa. Napakadali. Pag talagang hobby nyo yung mga pagluluto sa bahay, very interesting po kasi. Kaya, na naman ang i-re-recipe ko bukas or gagawin bukas. Gumagawa po ako ng iba-ibang klaseng recipe. Kaya abangan po ninyo yung mga video ko. Please subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Huwag nyo kalimutan pindutin yung ano, yung notification bell. Every time na nag-upload ako ng mga bagong video, napapanood po ninyo. Okay? Kung interesado kayo, kung hindi, okay lang po. Habi ko lang po kasi itong nagbablog, kaya malibang ba sa araw-araw ko, minsan nakakainip po yung walang ginagawa. Tumaas yung sugar, so kakahiga matulog. Nako po. Kailangan po mayroon kayong activities pag senior na kayo sa bahay na lang kayo. Hindi na kayo makakapagtrabaho. Kaya, ang gawin yung trabaho, yung hobby nyo, yung pagluluto. Tulad ko po. Hilig ko yung pagluluto. Kasi po ay talaga pong Pilipinas pa, sanay na akong nagluluto-luto sa catering. May andahan. Ayan, sarap po ng tamales na ginawa ko. Ang sarap niya, malinamnam dahil sa gata. Kung gusto pa ninyo dagdagan ng gata, kung lalong sa measurement na pinakita ko sa inyo, kung isa lang, gawin yung dalawa para lalong masarap yung tamales. Alright. Huwag niyong kalimutan, guys, yung subtitle nyo sa mga iba-ibang mga lahi na hindi nakakaintindi ng Tagalog. At least, napapanood nila yung video ko. Naiintindihan nila pag tinap nila yung subtitle, yung caption. Iba-ibang language ang available sa buong mundo. Ayan, yun lang po. Mamaya, pahinga ako kasi baka ako nagising alas 4, medya. Trabaho na ako. Kaya inaantok na ako. Hindi po ako sanay magising ng mga aga. Magising man ako, nagpe-Facebook, nakahiga. Pero, hindi ako sanay magluto ng maaga ng ganyan. Ayan, sister. Maybelline, makakain po siya ng kanin tsaka fried chicken. I-pover pong fried chicken yung lunuto ko kahapon. Ayan. Na may gulay ba yung salad? Ayan. Kung minsan po itong bata na to, masela na. Ay, tulang niyan, may big sabul yan. Hindi niya kakainin. Minsan naaalis niya. Ang ginagawa ko ng blender, bine-blender ko yung spinach. Hindi niya nakikita. Pag may gulay, ewan ko ba. May bata talaga. Pero healthy naman pong kinakain niya lang. Nasa school, may mga prutas at iba mga pagkain. Ano yung dito sa US ba, kahit ano, masustas yung mga kinakain ng mga bata. May milk. Lala, libre po sa school yung ano, yung pagkain nila. Yan. Ayan, tapos na po. Thank you for watching. Subscribe, like, and comment down below. Bye-bye.